hintayin natin na matapos yung pag-reading niya. Kasi kapag inalaw natin niya, yung system mag-hang up. I-check natin ang panel. Katapos natin ilagay yung device. O, i-restart natin yung panel. So, bago tayo maglagay ng device or may tatanggalin tayo, i-off natin yung panel para safety yung panel natin. Pag mag-short man tayo sa pagbalat ng cable, so hindi masira yung loop card natin, hindi mag-short. So, ang dapat na gawin, kapag mag-maintenance tayo, may device tayo na tatanggalin o baguhin, so dapat naka-off yung panel. So, tapos may fix natin yung lahat. So, kailangan na i-restart natin yung panel para ma-reading yung lahat ng mga system yan. Yan, naka-reading yan. So, hintayin natin yung mag-reading lahat ng system para mabalik sa normal. Yan ang maka-display niyan. Yung node na yan, yan ang mga naka-network. Tingnan natin, recovering yan sa lahat ng mga connected na system dito. Wag, kapag ganyan ang reading, wag nating galawin. Hintayin natin na matapos yung pag-reading niyan. Kasi kapag inalaw natin yan, yung system mag-hang up. So, hindi makakumpleto sa pagbasa ng mga naka-configure ng panel. So, dapat hintayin natin kung kailan matapos yung recovering sa loop card. Pag walang problema pagkatapos ng recover, walang ilaw na makikita natin yan. Yan, kung makita natin may ilaw na system port. So, ibig sabihin, nag-reading pa yung system, hindi pa tapos. May trouble of wiring change, ground break at card 2. So, hanapin natin yan. Okay, yan lang ang may share ko sa inyo.